This is Channel News. We listen. We tell. We inspire. This is iDocu. Madyaw na kalamdag, mga iDocuers. Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong iDocuers, at maraming salamat sa patuloy ninyong panonood sa ating mga video documentaries, docu-vlogs, and news reports. We are very glad that you continue to support all our production videos. In 2019, a good friend of mine who happened to be the production assistant of iDocu chose, and he became as well as the lone teacher of Digaynon Integrated School in Sitio Danawan, Barangay Manurigao, Davao de Oro. Ang nangyari po kasi sa kasasama niya sa akin sa mga ginagawa nating documentary, dahil nga he was also part of Isyu Mindanao, naging production assistant siya doon at naging researcher din siya. Nung ako'y lumabas sa network, sa GMA, nagsama pa rin kami sa paggawa ng documentary. Now, backward lang tayo ng siguro 3 years or almost 3 years, sumama siya sa akin sa Danawan for a production. There was a creation there ng mga paaralan, 5 school buildings ginawa dito sa Davao de Oro. And ginawan ko din siya ng documentary. Ang title ng documentary was LISO. Ang nangyari po, the school building was into completion, and nalaman namin na wala pa rin teacher na pwedeng i-install doon. I learned that he was a let passer. Ibig sabihin, nakapasa sa board exam sa pagiging teacher. So I presented him to the Department of Education ng Division of Davao de Oro. Sabi ko sa kanila, I have a friend, yung production assistant natin na kasama ngayon ay let passer. Why not siya na lang? Kasi willing naman siyang ma-assign sa mga bundok kagaya nito. So, fast forward, pumayag siya at naging guro nga si Teacher Joe Ramil Vito. Now, almost 3 years ang nakaraan. May isinumbong na naman siya sa akin na concern for Sitio Danawan, which to me is, of course, mabigat, di ba? Ito yung dadaanan na Manurigao River. No, Malumagpak River. Dahil may malumagpak post doon sa taas, ang daming mga bato sa down below, tapos kailangan nilang tumawid. Delikado po yan para sa ating mga kabataan, mga residente ng Sitio Binantal at Sitio Danawan. Although dinaanan namin ito noon, but there was no concentration of making a documentary, making news about such concern. Ngayon, talagang naramdaman niya ang pangangailangan. Kaya pilit niya, he presented to us such concern, and para sa amin, karapat-dapat nga na silipin namin ulit itong dadaanan nila na Malumagpak River. Maestro o
ulitaw pa ni ang pingin ninyo niya. Ah, sige. So mao ni siya ang ato ang teacher na ma-assign dinhi. Doon natay duha ka sitio nga ato ang maadtuan pagigikan tagbiyangunan ang Binantal ug ang Danawan. So kana nga mga sitio na so mga tao man punay namuyo didto. So ang ilang base sa akong pangutana din na every time ta musaka hangyo unta sila nga makita ag pagtagad matagan ug igong suporta nga mahimuan gyud siya og tulay din ha. Initiate sila o himo o ganang tulay-tulay ganit dahil nga magunitan lang kay maugi akong hangyo sa mga tao din ha, labi na itong maginikanan sa akong mga bata nga maluoy mo sa amua, maghadlok magunin mo tabok anang sapa kung mo taas ang tubig o muulan-ulan nga wami kagunitan kay mo bay-bay man ka anang dako nga bato every time nga mo tabok ka ana din ha. So tuod man, gituman man to nila nga amo ang hangyo sa ilaha pero di po may ka-assure nga magdugay po siya ang ilang himo nga gunitanan nila sa tulay. Kay pag muulan, mukusog ang current sa tubig, mabanlas man siya. Katong pagbaba lang namo bag-ulam, naguba na itong gunitanan. So, mauna po ito ang mga kahulukan nga makita ba yan mo sa ilalom nga sulog kay ang tubig. So, na-expect na po may nga amo na pong hangyoon na po ang mga ginikanan din nga ipabalik na po itong gunitanan dito kay peligroso lagi sa amo ang amutika ang anang kuan mo tabok anang sa paa. Katong pagpangutanan na ko itong aging adlaw, sir, naagi na stranded na kay naistoryahan na yung pastor nga na sila gipapahakot nga sin. Kay nagpahimo man sila gambalay extension sa ilahang simbahan. So nabalaka sila kay nikusog ang ulan. So expected nga ang tubig sa malumagpak, delikado gid sa tabukan. So nadilatar ang pagtabok sa mga bata o paghakot sa sin. So moto nga ko ang istorya si pastor nga, sige lang pastor, kay mangita tagpaagi nga base dai madungog nga atong panawagan nga kanang ang kanang tulayan na matinuod ang ato ang mga pangandoy diha. Kay una bisis makita din nato nga unsa gid sa kalisod tabukan. Bisan tuod maayo ang panahon pero di ta magkumpiyansa. Kay usahay init diri sa baba, maabot dito sa kabukiran, kusog kay ang ulan. So mauna nga among istoryahan ni pastor nga sige lang, mangita tagpaagi nga base di kaluy-an, madugong atong panawagan nga kanang tulayan na siya, mahimuan gyud bisag footbridge lang. Di na ta mahulat og simba ko na apay madisgrasya din ha. Kay katong tumiagi mga bulan na amay na disgrasya gud nalumos gud din ha, kay nanguha lagi og durian. Oh, taga Binantal to siya, sir. Tapos so nakabutang na sa kong huna-huna nga. Kung naaon ta ito'y sufisyente nga agianan, dili ra siguro ito mahitabo kay kana laging way, lagi agianan sa so, nang shortcut na lang. So, moto nga,
Nakaingon ko nga, sige lang kay basig makapangita at pamaagi na nga maistorya nato ang lokal nga kagamhanan labi na din sa Yubataan o sa Provincial Local Government Unit sa Davao de Oro. So, wala man gud mi nagkita ato ni Gob, kay maunta na isa sa ako ang mga hatag sa iya nga suggestion nga basi dai makapangita sila pamaagi o allocation para mataga ang budget ang kanang malumagpak nga river nga mahimuan bisag footbridge man lang. Mutuo man gud ta sa panultihon nga kung tinuod ka man rebisyo sa labi na sa imong profesyon as a teacher, kailangan mo gawas ka outside sa four corners sa imong eskwelahan. Mao nang ginatawag na sa community. So every time nga makita na to, every time nga magtikang ta sa malalatas ang kabukiran, makita na to ang mga problema. So mao ganin na usahay, maguna-una po kag asa ka makapangita o dugang tabang para sa ilaha at isamahaw man lang makatabang ta sa ilang panginabuhian kay paras anang tulay nga amo ang gipangandoy din ha nga maagian. Di man gyud ta ingon habang buhay ta magtudlo sa atong profesyon. Maayo na lang nga unta sa community makahatag o makatandog sa ilang panginabuhian. Kay number one ana, emergency, pag-transport sa ilang produkto, dako na kayo ng tabang para sa ilaha. So kay wala man tayo igong kapasidad, so naningkamot ta o maningkamot pagyud ta nga makalink ta sa labi na sa local government unit o sa uban mga NGOs nga makahatag og tabang para sa problema anang komunidad. So isip teacher, wala ta nagsuon sa ato ang profesyon nga muntutudlo lang kundili atong sutaon sa pay problema sa community nga at least man lang mahimutang tulay para sa kabaguhan sa tanan. Kung ang pangutana nga nung magpabilin ko din ha ng lugara, naka-transform mangod sa akong kinabuhi, naka-change sa akong kinabuhi, sa perspective ba o panlantaw sa akong kinabuhi. Nga, may naman lang sa mga katuigan nga moabot na ay kabaguhan nga atong mabilin para sa community. Not just only being a teacher, pero at least mataga-agusti siya ang imong profesyon. Naka-educate ta sa ilaha, nakahatagtag kaalam, bahin sa edukasyon, pagtabang sa ilaha, unsaon mangandoy sa kinabuhi, unsaon pag-motivate sa ilang kaugalingon, nga bisan aning lugara, naapay mga tao nga andam mo, sakripisyo mo, hatag og igong kapasidad para mo tabang pa sa ilaha. Wala ta ni limit para sa ilahang kaugalingon nga, diri lang sila mo pundo sa bukid. Kundili, maningkamot sa pagpaeskwela aron matuman ang ilang mga pangandoy sa kinabuhi. Aron, isa man lang sa ilaha, moabot ang panahon nga makabalik sa ilang community, mahimo na po silang maayong himplo o makahatag o kaayuhan para sa ilang komunidad. Nakita na nila ang kaayuhan o kausaban nilang lugar, sir. Na-feel nila nga na ay gobyerno nga anda mo tabang sa ilaha. Kada sa mga ginagmay nila nga pamaagi nga ilang pangayoon naa sa labi na sa pagpa-edukar sa mga bata. Dako na kaing tabang, labi na ning kalsada nga ilang nakita aron sir. Kay ako, dili magid ko taga di oro, taga agusan magid ko, pero nakita na ko ang kaayuhan o kabaguhan dinhing lugar sa Davao de Oro. Nga ikumpara na ko sa unang galatay ra tagtabla, nakaapas pa ko ang higayon na, pero karon every time nga mag-istorya mi sa mga tao dinhi, sudungan ninyo ang sauna o karon, layo na kayang kausaban. Kanang sauna nga nabaglisod pa ta o pasaka, panaog sa atong mga produkto, tanawa karon, nakita na ninyo. Although, ang gobyerno dili kay makahatag o igong pagtabang para sa ato, pero sa hinahinay nga pamaagi, atong nasinati o atong nakita, ang kaayuhan nga dugay ra natong ipangayo. Maraming salamat po sa panunood ninyo sa docu-vlog na ito tungkol sa concern
ng ating teacher na si Joramil Vito at sa lahat ng mga residente ng Sitio Binantal at ng Sitio Danawan. Kami po ay isang tulay lamang, isang bridge para ang concern na ito ay maiparating natin sa mga kinauukulan. Kaya po, kasama ang mga residente ng Sitio Binantal, Danawan at ang buong barangay government ng Barangay Manurigao, ang mga teacher, volunteer teachers ng Digaynon Integrated School, kami dito sa iDocu ay kasamang nananawagan sa ating mga kababayan, sa ating mga kinauukulan, Provincial Government of Davao de Oro, Congressional Representative ng Davao de Oro, pati na sa National Government, na sana po ay tulungan natin ang mga residenteng ito. I understand na meron na tayong ginawang kalsada coming here, pero since ginawa na rin ito, sasama na kami sa pagpapanawagan na bigyan natin sila, paggawa natin sila ng footbridge upang matiwasay, mapayapa at ligtas silang dadaan sa malumagpak river. Sana po hindi natin sila bibiguin dahil sabi nga nila, they have been with the government. Sumama sila sa government kasi naniwala silang may gobyerno. Umalis sila sa suporta nila from the New People's Army and the Communist Party of the Philippines because they believe in the government that we have right now in the Republic of the Philippines. So, sana po sa bagong administrasyong Marcos at kung sino man ang mga nakaupo ngayon sa gobyerno, sa lokal na pamahalaan, at kung hindi pa man din magawan, sana yung mga naging yung mga tumulong sa amin sa mga project dati sa iba't ibang bundok dito sa Mindanao na nagkaroon din sila ng proyekto, tulungan natin ang mga taong ito kasi sila din po ay parte pa rin ng Republika ng Pilipinas. Maraming salamat sa ating mga taong nagpaabot ng concern na ito. Maraming salamat din po sa inyo na hindi kayo nagsasawang sumubaybay sa ating mga ginagawang documentary at docu-vlogs. Sa inyo pong lahat na hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tulungan niyo po kaming mapaabot natin ng libo-libong mga subscribers itong ating docu-channel sa YouTube. At of course, for you to be alerted once we have new uploads, please click the notification bell and please send us messages, comments, suggestions sa aming messenger o di pa kaya sa email address na naka-flash sa inyong screen. Sa Panginoong Hesus po ang kaluwalhatian at buong papuri. Para sa iDocu, ako, si John Paul Sinyel. This is